Pinag-usapan namin ni Tita Daniela kapon. Bakit pa? May dapat ba akong malaman? Saan naman ang galing yan? Pa, alam ko may gusto kayo kay Tita Daniela. Pero siya pa po mismo ang pumunta dito sa bahay. Bakit alam? Ayaw mo ba siyang pumunta dito sa bahay? Pero naisip ko lang, asawa pa rin siya ng daddy ni Marga. Pagusto ko si Tito Daniela, pero kayo po yung iniisip ko. Magmumukha po kayo naninira ng pamilya. Pa, baka mapahama kayo. Maraming salamat sa kooperasyon niyo. Wala nangyari kay Cassie, hindi ka makakain. Ikoy, kay Gino. Alam ko nagpunta ka doon kahapon. Hindi mo may tatanong sa akin kung saan ospital sila dinala kung wala kang balak, di ba? Bakit? Ano nangyari kay Cassie? Eh, may bumangga sa kanila kahapon eh. Ang problema, si Krista pang nagdadrive. Silang dalawa lang ni Cassie. Wala pang matandang nakabantay. Kumusta na ka pala yung dalawa? Kay Gino, ang pagkakaalam ko, inooperahan si Cassie nung pag-alis ko. Tapos si Christoph naman, ayun, medyo okay na. Kahit kailan, papaya talaga yan si Romina. Minor de edad! Inayaan magmaneho? Ang kwento po ni Kuya, hindi daw po niya alam na nagmamaneho yung dalawa eh. Saka, ang sabi din po ni Christoph, may nakita silang nagmamanman sa mansyon, kaya sinundan nila ni Cassie. Hindi kaya sinadya yung nangyari. Kung sila Hector yung nagmamanman, malaking posibilidad na sila may kagagawa nun. Jude. May kinalaman man o wala, huwag ka na makialam. Pero, Tay, hindi natin problema kung maraming may galit kay Romina. Kaso naman kasi, eh yung bata nang nadadamay kulas, eh paano naman kung tama talaga yung hinala ni Jude? Kung may mangyayari sa anak ni Romina, wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Kaya Jude, huwag ka na makialam sa gulo ni Romina. Ayokong madamay ang pamilya natin sa gulo ng babae niyon. At kumain ka na. Kumain ka na. Marga, have breakfast. Mom, what's the occasion? Nothing. Talaga namang nagpre-prepare ako ng breakfast para sa'yo, di ba? Yeah, but sobrang tagal na kasi since the last time na ginawa mo yun. I'm just surprised. Is there something wrong? No, anak. I mean, pagkatapos ng lahat ng mga nangyayari, naisip ko lang, why not spend a little more time with you? And I'm so sorry I've been so busy. Thanks for making time for me, Mom. It's not something na kailangan mong ipagpasalamat, Marga. Just promise me lang, lagi kang mag-iingat, okay? Iniisip ko nga, since marami ka naman mga endorsements na parating, bakit hindi tayo kumuha ng PA mo para palagi kang may kasama? It's okay, Mom. Si Miss China naman po nag-ayos sa mga schedule ko. I just want someone to be there for you all the time. Why don't you eat first? Sige na. Kumain ka na muna. May kukunin lang ako. Okay. Go.
Enjoy. Bakit ka nandito? Naiwan niyo po ito sa bahay, tita. Dinaan ko lang po. Is that it? Opo. Then why are you still here? Kung sina Hector ang nakita ng mga bata, kailangan natin mag-doble ingat. Lalo na kay ni Cassie. Bernard, wala namang ibang nagmamanman sa amin kundi sina Hector. Malamang may pinaplano na naman si Daniela. Romina, kaya nga kailangan mong mag-ingat. Lalo ba't nasa isang bahay kayo? Kanina pa ho namin kayo hinahanap, Mrs. Mondragon. Bakit? May problema ba? Ayon sa nakausap namin testigo, na tinumbok po talaga yung sinasakyan ng anak nyo. At wala rin po kaming nakita ng anumang skid marks na maaaring magpatunay na sinubukang magpreno ng suspect. Mabubuting bata ang mga anak namin. Sino naman ang gagawa na sa kanila? May tinitingnan po kaming mga anggulo na maaaring hindi po ang anak nyo ang target. Sa inyo po kasi Mrs. Mondragon nakarehistro ang sasakyan at ayun din po ang badalas nyong gamitin. Ayon na rin po sa anak nyo. May umaaligid na tao sa bahay nyo nung araw na mangyari yun. Kaya malaki po ang posibilidad na kayo po ang target. Kilala ba kayo na pwedeng gumawa nun, Mrs. Mondragon? Isa lang ang tao ang alam ko may kakayanan gumawa nun. Si Daniela Bartolome. Paalis na po ako. Parang nakaistorbo po kasi ako sa inyo dalawa ni Marga. Nakakatuwa pa naman po kayo makitang ganun, nagbabonding. Well, that's what moms and daughters do. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pagbabalik mo ng bracelet ko sa'kin. Hindi lang naging maganda ang pag-welcome ko sa'yo sa bahay namin dahil hindi kasi ako sanay sa mga uninvited guests na basta-basta lang pumapasok sa bahay ko. Ganit po ba? Pasensya na po. Huwag ka nang mag-sorry. Na-realize ko, hindi ka naman bago sa pamilya namin. Lagi mo naman sinasamahan si Marga at katrabaho ko naman sa opisina ang tatay mo. Siguro sa susunod, mag-text ka man lang or magsabi ka sa tatay mo na pupunta ka dito para hindi ako nagugulat. Sige po. Alam ba ng tatay mo na pupunta ka dito? Roxanne, may favor lang ako sa'yo. Kung pwede, huwag mong sasabihin kahit kanina na pupunta ako sa bahay ninyo. Opo. Hindi ko po ipagsasabi kahit kanina. Madaldal po ako pero pagdating sa mga ganitong bagay, hindi po talaga ako nagsasalita. Mahal ka nga sa tatay mo. Sige, umuwi ka na. Be safe. At sa susunod, magsasabi ka, okay? Ano ginagawa mo rito? Idiretso rin na kita para hindi na ako magtagal dito. May tatanong ako tungkol sa nangyari kay Cassie. So, sa akin agad ang sisi nun, o kaya kay Kuya. Ganun na ba palagi? Pag tuwing mong nangyari masama, eh, sa amin ang bagsak. May posibilidad na sinadyaan nangyari kay Cassie. At hindi malayong kayo ang unang mapagtanungan dahil sa mga nakaraang pagbabanta sa buhay ni Ate Rowena. Tigilan mo yung pagtatanong dahil wala kang makukuha sa akin. Tsaka teka, ikaw ba yung polis na nag-iimbestiga sa kaso niya? Hindi, di ba? Sige, maraming salamat lang sa kooperasyon. Tungkol nga pala sa pagpunta mo sa mansyon, bakit nagka-interes ka sa covering ni Sir Robert? Napakatagal mo naman! Ginagawa mo dito? Ginugulo ka ba nito? May tinatanong lang ako sa kapatid mo tungkol kay Cassie at sa covering na pinag-iinteresan niya. Mali ka ng taong pinagtatanungan. Sa kahit anong tanong mo, wala kami sasabihin sa'yo. Sige na, umalis ka na. Bago maubos ang pasensya ko sa'yo. Nag-iibangan niyo ako pag nawawalan ako ng pasensya. Pinagbabantaan mo ba isang polis? Hindi naman. Sabihin na lang nating pinag-iingat kita. Romina, tuluyan na bang nawala lahat ng kabutian ng katawan mo na pati anak ko ay dadamay mo? Tungkol ba ito sa nangyari kay Cassie? Aksidente ang nangyari sa kanya. Not today, Romina. Gusto mo talaga masabi sa galit ko, ah. Try me. Totoo ang sinasabi ni Danny Girl, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. You better go now. Kung gusto mong malaman ang katotohanan sa nangyari sa anak mo, sa pulis ka magtanong, hindi sa akin.
Ikakailan mo pa talaga nangyari? Paano mo nagawa yun kay Cassie? Tama na! Oh, Sabi! Oh my God! Sabi! 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 Oh my God! Help! Sabi! 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 Tawan mo ako! Hindi pa ako tapos sa Daniela, ha? Hindi aksidente nangyari. May nakakita sa pagkabangga sa kanila. Sigurado ikaw! Ikaw may pakanalon! Ina, hindi lahat na masama nangyayari sa'yo. Pwede mong isisi sa akin. Ikaw lang ang may dahilan para gawin sa amin to. At kapag napatunayan ko na ikaw na sa likod ng lahat ng ito, ako mismo ang huhus ka sa'yo at hindi ka abot sa kulungan na itinerecho kita sa impyerno! Mahala dito. Sumagot ka, please. Miss Carlos! Oh. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, nahulog ko lang to. Kaya ko na to. Nak. Parang wala sa pagkukumpuni yung isip mo, ah. Meron bang wabagabag sa'yo? Gusto ko lang naman na gumaan yung loob mo. Kahit ano, anak, makikinig ako sa'yo. May mali nang ginagawa yung asawa niya. Mananahimik pa rin ba kayo? Tungkol ba ito kay Jessa at sa tatay mo? Pwede naman akong hindi manahimik, eh. Pwede ko nga silang isuplong, eh. Total, asawa ko pa rin naman ng tatay mo. At hindi naman legal ang ginagawa nila. Bakit pumapay kayo? Dahil, anak, higit sa pagiging asawa ko, isa rin akong ina. Kaya tinitiis ko lahat ng ginagawa ng tatay mo. Kasi, anak, ito lang naman ang paraan para makabawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo, sa lahat ng pagkukulang ko. Kaya, anak, bilang isang magulang, kaya kong magtiis para sa ikabubuti ng lahat. My gosh, Danny girl! Paano kung walang umawat sa kanya? Ang importante, tapos na at kinaya mo naman, di ba? Huwag lang siyang makaulit. Sa galit niyang yon, ikaw talaga yung target niya. Wala ka ba talagang kinalaman? Sabi naman, ano pa bang lingwahe ang gusto mong gamitin ko para masabi ko sa'yo, wala nga akong ginawa, hindi ako mamamatay tao. But given your history with her, ang tagal-tagal na nang galit niyo sa isa't isa at witness ako sa ilang statements mo na gusto mo na siyang mamatay. Or si Cassie? Well, mawala, hindi mamatay. But you know what, Danny girl, sometimes mawala and mamatay could mean the same thing. Kung gusto mo matapos ng lahat na ito, tapusin na natin si Romina. At magsha-shut off ka na lang dahil sa nangyari. Hector, you have to do something about Romina. Pinapa-imbestigahan niya na kayo. Pigilan mong mag-imbestiga si Romina. Dahil kung hindi, pare-pareho tayo mapapahamak. Something's not right, Danny girl. You better tell me now. Danny girl! Si Hector, sinabihan ko siya na gusto ko nang patahimikin si Romina. Na gusto ko nang mawala si Romina sa landas namin. See? May alam ka sa nangyari. Pero paano naman nadami si Cassie sa awa yun ni Romina? Sabi, walang pinapanggit sa akin si Hector na may kinalaman siya dito. At naniniwala ka sa isang taong tuso? Sinungaling at manluloko? You know him better than anyone else, Danny girl. Sa tingin mo, hindi niya yun kayang gawin? Sinadya yung pagbangga kila Cassie. Sigurado ba sila? Sino namang gagawa nun sa mga bata? Wala naman kaming kaaway, tita. Pero ako meron. Kung sino man ang gumawa nito, may posibilidad na si Romina target niya. May hinala ka ba kung sino, ate? Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga polis. Pero isa lang ang sigurado. Hindi aksidente ang nangyari kay Cassie.
Pero mag-iingat ka pa rin, Romina. Baka mamaya balikan ka nila. Kung meron lang saan tayong lead sa sospek, mas madaling natin siya mahuhuli. Parang may naalala po ako. Ano? Tumangga po sa amin, Dan. Nakita ko po siya bago siya makatakas. Oh! Anong ginagawa mo dito? Init-init dito eh. Halika doon sa kwarto. Malamig. Malambot ang kama. Tsaka kasama mo ako. Kasi may inaabangan akong palabas. Tara na. Walang tao dito ngayon. Ano ba, Kulas? Ano bang feeling mo sa akin? At saka hindi mo man lang ako tatanungin kung bakit ako nagkakaganito? Ina! Gusto ko lang naman malamigan ka. Kasi tingnan mo, irritable ka na. Ano ba gusto mo? Gusto kong lumabas. Gusto kong mag-shopping. Eh, yun lang naman pala eh. Antay mo ako. Maliligo lang ako, ha? Bis lang ako. Tsaka gusto ko ipaayos yung kotse ko. Tagal nang sira nun. Inaayos naman, di ba? Nandun yun. Oh. Pero kinakalawang na yun sa sobrang tagal ng pag-aayos ng mga tao dun. Tsaka kahit maayos yun, kinakalawang na rin yun sa sobrang tagal na hindi nagamit. Kaya gusto ko sanang bumili ng kotseng bago. Kotse! Oh, wow! Ito naman, humingi ka ng kotse, parang mabibili ka lang ng bagong damit, ha? Wala akong pera. Pero, pag-iipunan ko yan. Hmm? Pag-iipunan? Oh. Eh, paano ka naman mag-iipon? Eh, wala kang ang ginagawa. Tsaka ayaw mo nga bumalik dun sa pasugalan. Eh, dun, makukuha mo yung pera pambili mo ng kotse ko kapag tumama ka ng malaki. Hindi na ako babalik dun! Oh. Mauubos ang pera ko, tsaka may pinag-iipunan ako para sa pera niya. Huwag ka na magalit. Isa! Yun naman pala eh. Papasok ka rin lang naman pala sa kwarto eh. Jessa! Halika na! Jessa! Jesseling! Ito na ako! Woo! Hindi tayo gagalaw hanggat hindi gumagalaw yung pulis na yan. Sa ngayon, wala siyang alam sa cufflinks. Swerte rin pala yung nangyari kay Romina. Hindi niya naasikaso yung kaso niya. Eh, paano pag magtuloy-tuloy yung pag-iimbestiga? Pinuntahan lang nga tayo sa bahay. Ano, natatakot ka? Alvin, gagawa ko ng paraan niyan, pulis na yan, para hindi na nagtatatanong. Hindi niya kilala kung sinong binangga niya. Pa! Anong nangyari? Sa kagaling? Kila Tita Daniela po. Oh, di ba sinabi ko sa'yo magsabi ka sa akin bago ka pumunta ron? Eh, may nakakita ba sa'yo? Chill. Pa-relax. Sinuri ko lang yung bracelet ni Tita Daniela. Ang bait niya nga eh. Akala ko magagalit siya sa'kin kasi nagpunta ako doon. Pero nung pauwi na ako, ay grabe. Nag-thank you siya sa'kin. Buti na lang, siya lang ang nasa bahay. Huwag na huwag mong uulitin yan, ha? Opo. Alam naman na ni Tita Daniela yun eh. Basta, magsabi lang daw ako sa kanya o kaya sa inyo kapag pupunta ako doon. Close na kami ng Mother Dragon. Close? Pinasalamatan nga lang eh. Close na kayo. Pa, hindi lang kasi basta ganun. Iba yung feeling eh. Lalo na nung dumating si Marga. Ang sweet nila. Banding-banding, ganyan. Ikaw kasi, wala tuloy akong mama. Nakaingit tuloy si Marga. Ang yaman na nga, may mama pa. Huwag kang mag-alala. Bibigyan na kita ng mama. Kung gusto mo, mayaman na mama pa. Kaya-kaya sumungkit ni Papa noon. Talaga pa? Oo. Thank you, Pa! Hindi ko siya nalapitan, kaya hindi ko po masyadong alam yung height niya. Pero, I think it's average. May pagkakakilan lang ka bang nakita sa kanya, kagaya ng tato o balat?
Anak, kung wala kang maalala, huwag mo pilitin. Bernard, hindi pa tapos. Kailangan niya maalala ang lahat. Romina, naiintindihan ko. Pero sa pagkakataon to, mas makakabuti kung magpapahinga muna si Christoph. Mas makakatulong yun para mas maging malino yung pag-iisip niya. Bakit naman malungkot yung Queen Dragon namin? Sige ka, hindi bagay sa'yo yan. Sayang yung makeup mo. Don't mind me. Pagdating ko naman sa shoot, kaya ko gawin yung gusto ng director and photographer. Sure ka ba dyan? O baka naman gusto mo ng comfort food o kaya magandang music habang nagsushoot para naman gumanda yung mood mo. Malapit na kasi tayo mag-start to. I'm fine. Bakit ba wala dito si Christoph? Ah, si Christoph. Narinig ko kasi kanina na hindi daw siya makakapunta kasi nasa ospital na binabantayan. Wait lang ah, ilang minuto na lang mag-start na tayo. Baby girl, smile okay? Smile. Busy? May pupuntahan ako after shoot. Samahan mo ko. Sige ba, malakas ka sa akin eh. Ako ba malapit na ako makarinig ng magandang balita dun sa pinapagawa ko sa'yo? Mapapatigil na ba ang pag-iimbestiga ni Romina dun sa cufflinks? Sinabi ko sa'yo, ako nang bahala eh. Wala ka tiwala sa'yo. Wala! Kaya nga tinatanong kita, di ba? Ano pa bang iba mong ginawa bukod dun sa pagpapatigil ng investigasyon? Dahil kung yun lang, napakasimple nun para hindi mo pa matapos! Answer me! Ginagawa ko pa ng paraan. Ba't kasi hindi mo nilang aminin na sumablay ka dun sa plano mo? Na hindi mo nagawa yung dapat mong gawin? Hector, si Romina dapat ang nananahimik ngayon, hindi yung anak niya! Tama ba ako? Oo! Oo, yung bata ang tinamaan ng plano ko! Ano? Titigil na ba yung kaluluwa mo sa kakatanong sa akin? Ha? O meron ko pa gusto sabihin? Ginawa ko naman yung gusto mo. Ngayon, wala ang atensyon ni Romina doon sa cufflinks. Dahil nandun doon sa bata. O tinagawa ko trabaho ko. Hector, very clear ang usapan natin dati pa. Diba? Walang madadamay, hindi ka papatay. Hindi ko ginusto itong nangyari. Daniela, ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko. Alam mo, ginagawa ko lahat ng gusto mo para makita mo yung ginagawa ko sa buhay mo. Pero wala eh. Lahat ginagawa ko, kahit alam kong malaki ang kapalit, ginagawa ko para sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na yan? Wala kang ibang mahihita sa akin, kundi pera ko lang. Kahit kailan, hindi ako magbabato ng atensyon at pagtingin sa isang mamamatay tao! Daniela, lahat ng to ginagawa ko para sa'yo. Bakit hindi mo makita yun? Hector, wala akong hiningi sa mga sinasabi mo. Kusang loob mong binigay ang lahat ng yan. Kaya kahit kailan, huwag na huwag kang hihingi sa akin ang utang na loob o pagtingin para sa'yo. Eh kung ganun, hindi ikaw nang bahala kung mausap sa bayaw mo. O sabi mo, pigilin mo para hindi imbestigan yung kaso. Handa mo to, Daniela. Walang nakakaintindi sa'yo kung hindi ako lang. At hindi kayang gawin ng asawa mo lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Tandaan mo yan! Saan tayo pupunta? Pero mabuti na rin to para ma-check ko kung okay ka talaga. Sige na, labitan mo na. Labang tulog ka. Puy. Sige na, kita mo. I never wished for this to happen, Cassie. Sinabi ko na magiging masaya ako pag nawala ka sa buhay ko, pero hindi sa ganitong paraan.
This isn't me winning. This is you giving up. Hindi ka ganun, di ba? Sabi mo, hindi mo ko atrasan, di ba? Kasi you have to fight. You have to survive. Kasi... Kasi! Ano nangyari, Marga? Hindi ko alam! Kasi! Nurse! Tulad!